Hello guys! Good afternoon! It's me, Euroan Hines. At ngayon, guys, ay magpa-prank ako ng aking mga kaibigan. What's this, guys? Hello guys! At ito na guys, tatawagan ko. Hello, te! Hello, te! Pwede ka bang makausap? Pwede ka bang makausap? May problema kasi ako eh. Okay lang, hindi ka na, hindi nakakaistorbo, nakausapin kita. Wala kasi akong matawagan eh. Alam mo naman, ikaw lang naman ang kaibigan ko dito. Alam mo naman yan, ikaw lang ang nasasabihan kung lahat ng problema ko. Eh, inapaalis na ako ng madam ko, te. Tinanghali kasi ako nang gising kanina. 8:30 na ako nagising. Nagalit siya. Ay, tanghali na daw akong gumising. Hindi daw naman ako ang amo. Bakit daw ganun ako gumising? Inapuyat nga ako. Diba sabi, napuyat man din ako. Diba halos 1 week na hindi nagapatulog yung alaga ko? Diba naiikunto ko sa iyo yan? Tapos kaninang naiikunto ko man din sa iyo na gano'n na laging tanghali na ako magising minsan kasi nga ang aking alaga ay ano, natutulog mayroong 1 p.m. 1 a.m. na 2 a.m. kaya nakakatulog ako tapos maya-maya gising pa. Ay ngayon, kanina, kasi ngayon nga Sabado, umalis siya kasi nga magtutugtog siya. Diba laging tuwing Sabado naalis siya, nagtutugtog. Ngayon, nung labas niya, umalis siya, di ba nga nagtutugtog siya pag sa Saturday. Ay ngayon, nung lumabas siya ng kwarto niya, ay tulog pa ako, nagalit siya sa akin, nagsisigaw. Ay ngayon, ang sabi niya sa akin, dapat daw pagdating niya mamayang hapon, naka-impake na daw ako, kukunin na daw ako ng broker ko. Paano, te? Anong gagawin ko? Sinabi ko nga, ate, 'di ba sabi ko nga, ma'am, halos almost 1 week no sleep because ama, sabi kong ganun. Ay, ay mainit nga ang ulo niya, ate, kasi ilang araw nga siyang mainit ang ulo. Hindi ko alam kung bakit, tapos kanina nga sa sobrang puyat ko, kasi alauna na kami, ako kagabi nakatulog. Tapos maya-maya pa, every 15 minutes, 20 minutes, iihi daw, ganyan, ganito, wala namang iihi. Ay, siyempre ako, ang sakit na nga ng ulo ko kasi halos 2 weeks na, 2 weeks na. Di ba nga sabi ko sa iyo, hindi kumain, tapos ganun, kaya pina-check up namin noong nakara. Tapos ngayon siguro, nagsabay ang init ng ulo ni Bruha kanina. Ay, nakatulog pa ako, sabay bangon ako. Sabi ko sa kanya eh, sabi niya sa akin, eh bakit daw ako itulog pa, ano daw ako, amo daw ako dito, ganun daw, ganyan, ganito, kasi gising na nga daw. Tapos sabi niya sa akin, te, mag-impake ka na lahat ng gamit mo kasi aalis ka na mamaya. Anong gagawin ko, te? Alam mo naman, ikaw lang ang inapagsabihan ko. Tawagan mo yung magbuka mo, ba't hindi ka nag-sorry tapos nagpaliwanag ka? Sinabi ko na nga, nag-sorry na nga ako. Tinawagan mo yung broker mo? Hindi ko pa natatawagan. Ikaw nga lang ang sinabihan ko eh. Ito, baka naman kasi nagsabay lang yung init ng ulo niya. Siyempre, ganyan minsan yung mga Chinese. Oh, pero ano, te, pero sinabi naman niya na ano, mag-impake na daw ako. Sinabi niya na mag-impake na daw ako. Ibig sabihin nung naalis na talaga ako. Hindi naman siguro, ante, wala pa si Johnny. Sina? Wala yung amo mo ngayon? Wala, nagtugtog. Ang dating pa nun mamay yung mga 1:30. Eh, sabi niya, te, mag-impake na ako kasi pagdating daw niya, aalis na daw ako, ayaw na daw niya sa akin, nahanap na daw siya ng iba. Paano yan? Alam mo naman, ang dami ko pang utang-utang. Baka naman, sir, nag-ano lang. Siyempre, baka nabigla lang ikaw. Tapos, baka naman nabigla, huwag ka na muna mag-ano. Tapos, pag dumating siya, sinabi niya, ganun-ganun.
mag-sorry ka, baka naman mag-sorry ka na lang tapos magkakaliwanag ka. Oo, sasabihin ko nga, pero te, nag-impake na din ako kasi in case na hindi na magbago ang isip niya, anong gagawin ko, te? Pero wag ka munang manguna na ano, baka lang na ano lang siya kasi mainit ang ulo, baka may problema, nasabihin niya lang yun. Huwag ka munang magpaakay na sa kanya na naka-impake ka na. Ngayon, tawagan mo yung broker mo, sabihin mo yung nangyari. Paliwanag mo sa kanya, tapos, kung baka tawagan yung broker, ganun muna ang mag-i-skip mo. Huwag ka muna magpakita na naka-impake ka. Hindi tapos, ko nga ipapakita, kasi nasa kwarto naman lahat yung gamit ko eh. Paano yan? Ayaw ko ting malipat sa iba talaga. Hindi ko pa sinabi sa asawa ko yung problema ko kasi nga hindi ko alam ang gagawin ko. Iyak na lang ako nang iyak mula kaninang umaga. Ikaw lang yung sinabihan ko dahil ikaw lang talaga naman yung best friend ko dito eh. Alam mo naman yan. Oo. Ganun din naman ako sa iyo. Huwag ka muna mag-force na kung magagawin na siguro na sabi niya na ang yun. Kasi baka mainit ang ulo niya. May problema ng inaano, syempre. Kaya nasabi niya yun ang bigla. Pero, intay mo muna siya makadating. Kung talagang palalayasin ka, hindi, walang choice. Paano yan? Hindi na tayo magapangigta pala. Sayang lang yung ating mga pinag-usapan. Ay. Tawagan mo yung broker mo, paliwanag mo yung nangyari. Ay, nangingilig ako. Nakilig ang katawan ko. Tawagan mo yung broker mo, tawagan mo, sabihin mo yung nangyari. Tapos huwag ka muna magpakita na naka-impake ka na. Baka naman, ano lamang, may problema ka lang kaya busy ka na ba? Pag may luto ako, dadating yung anak eh ngayon. Tawagan mo yung broker mo. Paliwanag mo yung nangyari. Ate Aida! Hello? Prank call! Ano? Prank call lang ito, prank call! Hello guys, at yan, nakapag-prank call ako ng friend ko. Kala niya talaga totoong-totoo. Guys, thank you for watching. I'm Ruan Hines. Don't forget to subscribe my YouTube channel. I love you guys. See you on next video again.